muna ninyo ang mga basura sa ilalim ng kuwan at ayos nito. Okay, teacher. Bago kayo magsiyoko, ay shake muna natin ang ating kamay sa kanan, kanan, taas, taas, kaliwa. Kaliwa. Again. Kanan, taas, kaliwa. Again. Kanan. Sino gusto tutulong kay Brian? Teacher. Kay Stephen.
tayo mga hakbang na sinusunod natin para sa isang gawain. Opo, magaling! Ngayon, bakit kailangan natin sundin ang hakbanguto? Karen? Sino makapagtulong kay Karen? Stephen? Teacher, kinakailangan natin sumulong sa panuto para yung ating sagot na ito ay tama, maging tama. Opo. Ngayon, meron akong ipapakita na larawan. Ngayon, meron akong babasahing kwento. Sa ginawa ni Binibining
ang angkop na pamagat ng teksto. Ating alamin yan. Malaking titik. Tama. Mayroon ako dito, halimbawa,
isa at pinapangarap niya na maging isang piloto balang araw. Tama! Ang pangarap ni Nico. Ang pangarap ni Nico doon ay isang pamagat ng teksto. So, ano pa ang maibibigay ninyong ng pamagat at teksto? Ano pa ang maibibigay ninyong mga ideya o opinion tungkol sa pamagat at teksto? Ano ang maibibigay ninyo na pamagat? Pamagat lang. Pamagat ay isang divine. Ang masayahing bata, teacher. Okay, ang masayahing bata. So, sino ang makapagbibigay sa akin ng teksto o pangungusap ang batang masayahin? Stephen. Maaayo bang kumayo? Sila ni Kaan palagi masayahin sa tuwing nakikita niya yung kanyang kaibigan dito sa paaralan. Yan, tama. Si Janica ay palagi masayahin kapag nakikita niya ang kanyang kaibigan dito sa paaralan. Ano ang pamagat doon sa teksto na iyon? Ang batang masayahin. Kung mayroon akong ibabahagi sa inyo na kwento, makinig lamang kayo at magbibigay ako ng tanong bakay sa aking binasang teksto at maglalahad kayo ng inyong mga opinion batay dito. Araw-araw ay nagtatabi ng barya si Berto mula sa kanyang baon. Inilalagay niya ang mga ito sa kanyang alkansya. Nag-iipon siya dahil gusto niyang bilhin ang bola at bisikleta sa tindahan ni Aling Merya. So, ano ang pamagat ng teksto? Uulitin ko ang teksto na ating babasahin. Araw-araw ay nagtatabi ng barya si Berto mula sa kanyang baon. Inilalagay niya ito sa kanyang kawayang alkansya. Nag-iipon siya dahil gusto niyang bilhin ng bola at bisikleta sa tindahan ni Aling Merna. So, ano kaya ang pamagat sa teksto ngayon? Ano sa tingin niyo ang pamagat sa tekstong iyon? Yes, Divine. Ang batang matipid, teacher. Okay, ang batang matipid. Ano pa? Ang batang matipid, tama iyon. Ano pa? Ano pa ang pwedeng ibahagi natin or itapat natin sa teksto? Yes, Maan. Si Berto po. Ay, si Berto, ang batang matipid. Yes. Ang si Berto ang batang matipid o manatino. Iyon ang pamagat ng teksto na aking binasa. So, bakit sa pamagat na iyon ay si Berto ay isang matipid o si Berto ay isang batang matipid? Ano kaya? Bakit kaya iyon ang pamagat ng ating teksto? Divine. Teacher, sapagkat ang pangangaming tawagan sa teksto, teacher, is si Berto. Tapos ang kanyang characteristic, teacher, ay yung personality, teacher, kaya ng matipid, teacher. Yan, magaling. So, bakit ang dahil siya ay isang batang matipid, kaya siya ay isang batang dito. Mayroon ba kayong mga katanungan sa aking naitalakay ngayong araw na ito? Wala na po, teacher! Wala na. Kung gayon, kung wala na, nais kong magbigay sa inyo ng gawain. Papakating kayo sa dalawa. Dito ay ang pangkat-una at pangkat-pangalawa. Magbibigay ako sa inyo ng Manila paper. At mayroon ditong nakasulat na teksto na dapat ninyong basahin at sagutan. Ito ay ang unang pangkat at ikalawang pangkat.
Sino ang magbabasa na tungkol sa panuto? Ako na lang, teacher. Si Divine, basahin mo ang inyong panuto. Basahin ang teksto at ibigay ang hakot na pamagat. Isula at sagot sa Manila Brain. Sa pangalawang pangkat naman. Stephen. Basahin ang teksto at ibigay ang hakot na pamagat. Isulat at sa isulat sa Manila Brain. Bago kayo gumawa ng inyong gawain, meron akong rubrics na ibabasa. Ang aking pamantayan sa inyong pangkatang gawain ay una, ang bawat isa ay makinig sa panuto na ibinigay ni teacher. Number two, sikapin matapos ang gawain sa loob ng inilaang oras. Ang bawat sagot at idea ng mga kasamahan ay kailangan igalang at pakinggan. Sunod, magtulungan sa nakataas na gawain. Pagkatapos ng gawain ay iligpit ang inyong mga kalat. Ang inyong limang puntos, ang inyong limang minuto o oras ay magsisimula na. Tatawag ako ng mga estudyante na dapat
kasi malapit na ang pag-ulan. Lahat sila ay nagtutulungan at nagtatrabaho. Wala isa man sa kanila ang nagre-reklamo. Uulitin ko ang teksto. Matinig kayong mabuti. Ang mga langgam ay nasipag na naghahanap ng mga maiipon na pagkain. Malapit na kasi ang pag-ulan. Lahat sila ay nagtutulungan at nagtatrabaho. Wala isa man sa kanila ang nagre-reklamo. Letter A, ang tag-ulan. Letter B, ang mga langgam. Letter C, masisipag na langgam. So, sa inyong palagay, ano ang pamagat sa nabasa kong teksto? Ako, teacher. Divine. B, teacher, ang mga langgam. Yes, correct. Ha? Mga langgam ang pamagat ng aking nabasang teksto. So, bakit ang mga langgam ang pamagat ng teksto na aking binasa sa inyo? Divine. Kapag teacher, ang langgam ay siya yung pangunan sa uusapan ko, teacher. Yes. Dahil ang mga langgam ay isang ay pangunahing tauhan. Tagpuan sa teksto. Teksto. Mayroon pa ba kayong katanungan? Wala. Kayong tumayo lahat at gumawa kayo ng linya sa gilid ng mga linyo.
Teacher o teacher? Huwag mag-ingay. So, ang pangkat na hindi mag-ingay ay bibigyan ko ng karagdaga o puntos. Kung sino yung mananalo, may ibibigay si teacher mamaya. Yay! Dapat alamin niyo muna kung saan ay puntong full saan ang texto.
Opo. Pag-tapos na? Tapos na. Tapos na po. Tapos na kami, teacher. Review niyo po na yung mga sagot niyo dahil meron sa kayong mga klase na hindi pa tapos. Yes po. Yung takdang alalim. Sige,